Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Francisco de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan.
tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirhin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat ng maglagay ako ng kawan. Wala nang gagambala sa iyo bukod dito. Akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmumula ang maghahari sa aking bayan, magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang panglingap ko sa kanya'y hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul, magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi magwawaglid sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hinirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas sa hari nitong daigdigan. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto, tanging ni Jesucristo, upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagalipunpunan siya ng napakaraming tao. Kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo.
Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit, nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tigtatatlumpu, tig-aanim na po, at tig-sasandaan ng butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit, hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napasig sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit, ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig-tatatlumpu, may tig-aanim na po, at may tig-sasandaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Tayo po ay nakakakalahati na ng linggong ito, Miyerkules. At marahil, marami na tayong mga napakinggan, nakausap na mga tao. Pero sigurado ako, may ilang mga salita, paalala, na paulit-ulit nating naririnig. Meron tayong termino, may mga taong parang serang plaka. Paulit-ulit sa atin. Sa bahay, I am sure, meron kayong ituturing na parang
sirang plaka. Paulit-ulit, mga kasama sa trabaho, mga kaibigan, mga kakilala, hindi na nagsawa. Naalala ko may kwento ng isang batang-batang pari na assign siya sa isang malaking simbahan. Abay dahil bata pa, fresh na fresh ang kanyang mga napag-aralan. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao sa kanya. Ang galing mag-sermon. Napakaganda mag-sermon. Isa lang ang problema nila. Okay na sana eh. Paulit-ulit lang. So nag-usap-usap yung mga manang. Oh, sino magsasabi sa atin kay Father? Ganyan naman tayo kuminsan, ano? Mag-uusap kayo, sino ang gagawin ninyong taya? Siya ang magsasabi. Sino magsasabi kay nanay? Sino magsasabi kay boss? Oh, mayroon silang nakuhang isa. Lumapit kay Father. Siyempre, ang bungad, Father, alam mo, ang galing-galing mo. Yan ang mga intro, no? Mambobola muna tayo, no? Ang galing-galing mo talaga, Father. Ang linaw-linaw. Kaya lang, Father, bakit parang paulit-ulit yung sermon mo? Baka pwede namang baguhin mo naman. Eh, yung batang pare, ay sige po, babaguhin ko po sa susunod na linggo. Basta, siguraduhin ninyo, nagbago na rin kayo. Siguro ang Panginoon, tinatawag din nila noong parang sirang plaka. Dahil kahit saan siya magpunta, iisa lang ang kanyang itinuturo. Iisa lang ang kanyang binibigay sa mga tao. Ang kabutihan. Kahit saan pa siya napadpad, lagi siyang nagbibigay ng oras, mahabang oras, sa English version ng ating ebanghelyo ngayon. He taught them in a length. Sa mahabang oras, hindi niya minamadali. Lagi siyang nagbibigay ng sapat na oras dahil napakahalaga ng mga tao sa kanya. Kaya yung mga taong paulit-ulit sa'yo, tanungin mo rin ang sarili mo. Paulit-ulit na lang na sinasabi, napikon ako, mayabang ako, masungit ako, sinungaling ako, magagalit ka naman. Minsan, tanungin mo rin yung sarili mo, bakit kaya sila paulit-ulit? Huwag kang lagi nagagalit. Naninira lang yan. Inggit lang mga yan. Tanungin mo rin ang sarili mo. Malaki ka na. Matanda ka na. Alam mo kung anong dapat gawin. Kaya nga, ano ang sabi ng ating Panginoon sa ating talinghaga? Tinuruan ni Kristo ang mga tao. Pero alam ni Kristo, magkakaiba ng kakayahan. Magkakaiba ng paraan ng pagtanggap ang mga tao. Kaya huwag tayong nagagalit din, huwag kang mapupuno, huwag ka rin nauubusan ng pasensya. Dahil hindi naman lahat ng tao kagaya mong umunawa. Dahil hindi lahat ng tao kagaya mo ng pag-iisip. Sana kung paano ang Panginoon nagbibigay ng oras umunawa, magturo, magpasensya. Araw-araw, ito rin ang hingin natin sa Kanya. Kababaan ng loob. Natanggapin natin na hindi tayo pare-pareho ng kakayahan ng pag-iisip, ng kakayahan ng pangunawa. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, itong ating santong ipinagdiriwan, Saint Francis de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan. Pero kahit napakatalino niya, kahit siya ay tinuturing na pantas o doctor of the church, na kaya niyang ibaba ang kanyang sarili sa mga taong hindi lang talino mo ang kailangan. Hindi lang profesyon mo at pinag-aralan ang kailangan. Higit sa lahat, araw-araw, kabutihan mo ang mas kailangan ng ibang tao. Ipagdasal natin na sana araw-araw huwag tayong makakalimot
hindi lang sa hindi tayo pare-pareho ng pang-unawa at talino. Pero araw-araw, huwag mong kalilimutan. May kabutihan ka na pwede mong ibigay sa kahit kanino. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang manghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Ang ating pong itutugon, banal na manghahasik, basbasan mo kami. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tiging 100 ani. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisihan sa mga ambisyon at pagkamakasarili naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itong anak at pinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagniningasin nawa ng iyong Espiritu na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan
ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Francisco de Sales, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naman sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakilala sa iyo, ang tunay na nakakakita sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katawan ni
ganap, dakilang kaloob na sa aming bigay, tanda ng pag-ibig na Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hangap, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hangap, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristong sa krus ay umagos mula sa sugat niya, tagilirang inulos, dugong nagbugas sa salang nagawa ng taong naglilusa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dakilang kaloob na sa aming tinatanggap, tanda ng pag-ibig ng Diyos at paglingap sa krus, inialay sarili niyang buhay. Ngayon sa altar, siya'y paring nag-alay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, SDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal nagpapapayag ng menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang menor basilica at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari na pong dalhin sa simbahan ng mga ito
Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat na banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simbahan din po ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lang sa inyong pagsisimba kundi sa mga ibinigay at ibinibigay po ninyong tulong donasyon para sa ating mga programa at gawain. Yung mga pinansyal at material na tulong po ay malaking bagay. Sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan, salamat at kayo po ay nagbabahagi pa rin ng inyong kabutihan. Bahagi po kayo ng mga pagtulong at kawanggawang ginagawa ng Simbahan ng Quiapo. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati